Magandang araw po sa bawat isa. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Ano yung ibig sabihin ng salitang woo? Babay po niya sa Isaiah 3:11. Woo unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. So, para po doon sa kaalaman ng marami na hindi nakaalam kung anong ibig sabihin ng salitang woo, sa Tagalog po yan ay aba. Sa aba nila. Ayan o. So, kung titingnan po natin, ang ibig sabihin niyan ay napakabigat po pala. Oho. Ito ay tumutukoy sa mangyayari doon sa mga tao na ang sinasabi nga ho dyan ay sa mga masasama. Ano ho? At batay ho dito sa ating mababasa, woe, great sorrow or distress. At ang kahalintulad po niyan ay misery, sorrow, distress, sadness, unhappiness. Oh, at ganun din, kasing kahulugan niyan ay trouble, difficulty, problem, trial, tribulation, burden, misfortune, stroke of bad luck, setback, reverse, blow, misadventure, mishap, vicissitude, failure, accident, disaster, tragedy, catastrophe, calamity, adversity, affliction. So, bakit po natin ito tinatalakay? Gano'n po ba ito kahalaga? Doon sa mga makakapanood po. Marami po kasing sinasabi ang kasulatan hinggil po dyan sa bagay na yan. At nais po natin na mahimay natin kung anong ibig sabihin yan. Ano po? Siguro po kailangan natin na maintindihan, malaman sapagkat wala po itong nangangaral, nagbabasa sila pero hindi nila hinihimay, ipinaliliwanag ng naayon sa kasulatan. Ano po? So tayo po ay mag-aral. Ito po ang ibig sabihin ng salitang o katagang woo. Ito po ay sa 23:23 na Mateo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda at linga. Ngunit, kinakaligtaan ninyo namang isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan, dapat niyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. Mga bulag na tagaakay, sinasala ninyo ang pulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Ito ay para doon sa mga tao na humihingi ng ikasampung bahagi gamit ang sitas na ito. Ano? At ganun din naman, doon sa mga napangaralan, gamit din ang sitas na ito. Anong ibig sabihin yan? Itong mga tagapagturo ng kautusan na mapagpunwari o nagbibigay ang wika ng ikasampung bahagi ng ano? Ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda at linga. Sa katotohanan po ay hindi po natin mababasa ito. O, na iniutos ni Moises. O, ano ho? Ito ay ginagawa o sinasabi lang ng mga rabins nung unang siglo. O, at ito ang talatang ginagamit nitong mga mapagkunwari. O, di umano
ay utos. Ayan. Kaya, eh paano yun? Paano ho yung mga nagbibigay? Yan nga po ang kahabag-habag. O, yung mga nagbibigay, hindi ipinaliliwanag na ito palang Mateo 23:23 o, ay nagbibigay ng ikasampung bahagi ay kahabag-habag. Bakit? Nagbibigay ng ikasampung bahagi, katulad ng mga halamang yerbabuena, ruda at linga, ngunit kinalilita naman yung isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ibig sabihin lamang, walang katuturan kahit na ikaw ay magbigay ng ikasampung bahagi. Eh dito ho, mga halaman ang binabanggit. Eh ano ho ba ang kinukuha ng inyong mga mangaral, ng inyong mga pastor? Hindi ho ba pera? Hindi ho ba iyan ay pagdaragdag sa kasulatan? Oh? Yan ho ay mga tagapagturo ng mga kasinungalingan. Oh? Ayan. Oh, eh paano ho yung mga nagbibigay? Ito ho, kahabag-habag kayo. Oh? O ano sabi ho doon sa mga paraseo noong unang siglo? Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang pulisa sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Ito yung maliwanag na kataga salita na atin pong mababasa. Ano? Di ba? Sino ho ba ang binibigyan ng ikasampung bahagi ng inyong kinita? Hindi ho ba yung inyong founder? Wala ho niyan. Hindi ho, walang utos si Pablo hinggil sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Ano? Doon sa 14 na isinulat ni Pablo, walang hinihingi na ikasampung bahaging pera si Apostol Pablo. Ayan, kaya sabi niyan, kahabag-habag kayo, kaawa-awa kayo. Bakit? Iniisip niyo kasi magtatamo kayo ng kaligtasan sa pagbibigay ninyo ng ikasampung bahagi ng inyong kinita. Oh, ayan, kaya maraming mga mangangaral ang yumaman dahil sa kasinungalingan. Oh, yan po muna, konting kalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.